Sinimulan na ni Atrien na turuan si Kang ng mga dapat niyang malaman sa paggamit ng aura. Ngunit nung una niya itong marinig ay hindi siya makapaniwala na hindi pa rin alam ni Kang kung paano gumamit nito. Dahil alam niya ang lakas ni Kang at nakakapagtaka ito para sa kanya na hindi pa ito natututo ng paggamit ng aura. Ibinunyag naman sa kanya ni Kang na hindi siya nagmula sa mundong ito kundi galing siya sa ibang lugar. Nagulat naman si Atrien nang marinig ito pero di na rin siya gaanong nagtaka dahil kakaiba ang kulay ng buhok ni Kang. Kahit ngayon lang niya ito nalaman ay meron naman siyang ideya kung saan maaaring nanggaling si Kang. Tinanong niya ito kung nagmula ba siya sa labyrinth na sinasabi ng naka-Roar Army na ginawa ng isang Archmage. Sa puntong ito ay si Kang naman ang nagulat sa sinabi ni Atria. Mukhang tanging ang Earth lang ang talagang clueless sa ganitong mga bagay. Nang malaman ni Atria na hindi nila kamundo si Kang ay nalaman na niya kung bakit hindi pa ito natututong gumamit ng aura. Hindi man siya sigurado dahil narinig niya lang din ito sa kwento ng iba pero tingin niya ay hindi pwedeng matutunan ni Kang ang paggamit ng aura. Tinanong naman siya ni Kang kung bakit niya ito nasabi. Pinaliwanag naman ng Swordmaster na si Atria na ang aura ay isang klase ng kapangyarihan na iginagawa ng Deity of Swords sa mga mundo. Gaya na lang ng Black Magic na likas sa mga Tiga Demon Clan na nagmula kay Lucifer. Pinipili niya ang mundong kanyang napupusuan at ginagawaran niya itong gumamit ng aura. Ibig sabihin lang nito ay hindi kasama ang mga citizens ng mundong hindi niya napili. Hindi maaring gumamit ang mga ito ng aura nang wala niyang pahintulot. Nang marinig ito ni Kang ay agad niyang binuksan ang kanyang system at tinignan kung may magagawa ba siya tungkol dito. Humingi naman ng paumanhin si Atria dahil mukhang hindi talaga matututo si Kang ng aura at mukhang nagsayang lang sila ng oras. Napangiti naman si Kang nang makita niya ang sagot sa problema niya. Tingin niya ay may pag-asa pa siyang matuto nito. Dahil minsan na pala siyang nagawarang gumamit nito ng deity ng mga espada. Isa itong continuous trigger skill na tinatawag na Proof of the Sword. Ito ang skill na nakuha niya galing sa labyrinth. Nang malaman ni Kang na meron na pala siya nito ay agad na niya itong hinasa. Halos isang buong araw siyang nag-practice sa paggamit nito. Pagkalipas ng isang araw ay unti-unti nang nakuha ni Kang ang paggamit ng sword aura niya. Dahil sa kanyang matinding determinasyon ay nagawa niya ang bagay na ito sa maikling panahon lamang. Kailangan niya lang pala itong i-activate para ito gumana at sa simpleng pagwas-iwas niya pa lang ng kanyang espada ay lumalabas na ito. Tingin tuloy ni Kang ay nasayang lang ang pagbuhay niya kay Atria dahil naging experience points pa sana ito. Ngayong natuto na si Kang gumamit ng aura ay wala nang misyon dito si Atria. Kaya naman tinanong niya si Kang kung may nais pa ba itong ipagawa sa kanya. Sinabi naman ni Kang na tapos na ang usapan nila kaya't pwede na siyang umalis. Saglit namang napaisip si Atria dahil may mga bagay pa siyang nais malaman. Kaya naman tinanong niya si Kang kung pupwede bang manatili muna siya nakasama nila kahit ilang araw-araw lamang. Nais kasi niyang malaman kung matututo ba talaga si Kang ng aura at kung gaano ito kalakas sa oras na magawa niya iyon. Sinabi din niya na makakasiguro silang hindi niya sasaktan si Prinsesa Anesha. Handa rin siyang gumawa ng kasunduan patungkol dito. Nagulat man ay hindi na rin masyado pang kinabahan si Anesha dahil kasama naman niya si Kang. Kaya naman sinabi niya na wala siyang problema ukol dito at hinayaan na lang si Kang na ang mag-desisyon nito. Kung ayos lang kay Anesha ay okay lang din ito kay Kang. Kaya naman pinahintulutan na niya ang request ni Atria. Sinabihan din niya ito na hindi na niya kailangan pang gumawa ng kasunduan dahil siya na ang gagawa nito para sa kanya. Gamit ang system ay lumikha si Kang ng kontrata na hindi mo basta-bastang malulubag. Agad naramdaman ni Atria ang lakas ng kasunduan ito dahil nadaman niya na parang may kakaibang bomb alert sa puso niya. Agad nadaman ni Atria na hindi niya pwedeng gawing biro ang kasunduan ito dahil kamatayan ang naghihintay sa kanya sa oras na gawin niya ito. Si Kang Taesan ay nag-request ng kasunduan kay Atria na hindi niya pwedeng gawa ng masama sina Kang at Anesha. Pinaliwanag ni Kang kay Atria na panandal iyan lamang ang kontratang ito at papayagan niya siyang sumama sa kanila kung tataggapin niya ito. Namangha naman at na-curious si Atria sa lakas na nagmula sa labyrinth. Hindi siya makapaniwala na maski ang mga ganitong bagay ay matatagpuan mo rito. Agad naman na niyang tinanggap ang kontratang mula kay Kang. Ilang araw pa ang lumipas at patuloy lang si Kang sa paghasa ng bagong tuklas niyang kapangyarihan.
Ngayon ay mas kontrolado na niya ang paggamit ng aura. Sa kanyang bawat hampas ay kabilang na ito sa kanyang mga atake. Hindi naman makapaniwala ang mga nakapalikid sa kanya, lalo na si Atria na isang swordmaster, kaya't alam niya kung gaano kalaki ang tinalon ng kakayahan ni Kang sa larangan ng paggamit ng aura. Bilib din siya sa determinasyon nito dahil nagawa nitong mag-ensayo ng 3 araw na halos walang pahinga. Kada araw ay 2 oras lang itong matulog pero hindi ito nagpapakita ng kapaguran. Nagtataka naman si Kang kung bakit walang napunta sa kanyang kalaban sa nagdaang mga araw. Inaakala niya nahahanapin siya lalo ng mga ito pero iba ang nangyari dahil sobrang tahimik na. Sinabi naman ni Atria na 8 silang swordmaster dito sa mundo nila. 4 dito ang lumusab kay Kang at wala nang nakabalik pa. Wala nang matino pang tao ang hindi pa makababasa ng sitwasyon at susugod sa kanya para itapon ang kanilang mga buhay. Sumang-ayon naman si Kang sa mga sinabi ni Atria kaya napagpayawhan niyang bumalik na lang uli sa kanyang pag-eensayo. Bigla namang may dumating na grupo ng mga tao nang di inaasahan. Maghahanda na sana si Kang para labanan ang mga ito pero inawat siya ni Anesha dahil nakilala niya ang mga ito. Ang mga ito ay ang natitirang lahi ng mga Tiga Demon Clan. Baka sa mga mukha nila ang ligaya nang makita nilang muli ang kanilang prinsesa Anesha. Nagbigay galang sila sa prinsesa, hindi naman maiwasang hindi maiyak ni Anesha dahil sa wakas ay may nakita na rin siyang mga kalahi niya. Bukod pa doon ay ang isa sa mga ito ay malapit sa kanya. Ang pangalan nito ay Haberneck. Ikinwento ni Haberneck ang nangyari sa kanila noon nang sumalakay ang mga tao sa kanilang kaharian. Sinabi nila na sinuwerte lamang silang nakatakas ng mapuno na ng apoy ang buong kastilyo. Humihingi rin siya ng tawad sa prinsesa dahil hindi na nila ito nagawa pang iligtas. Wala na silang naging iba pang choice kundi abandonahin si Anesha. Hindi naman na naisip ni Anesha na magkimkim ng galit sa mga ito at masaya na siya na nagawa nilang makaligtas. Tuluyan nang tumulo ang kanyang mga luha dahil nawala na rin ang pangamba niyang siya na lang ang natitirang lahi ng mga demonyo. Niyakap niya ng mahigpit si Haberneck ang natitira niyang kaibigan. Masaya naman si Nakang at ang multo sa nasaksihan nila. Maski si Atria na tumutudyas noon kay Anesha ay hindi rin naitago ang kanyang ngiti. Iniya naman ni Kang ang mga itong umalis para mabigyan ng kahit ilang sandaling privacy sina Anesha. Sa mga sandaling kasama ni Anesha sina Haberneck ay hindi naman nag-aksaya ng oras si Kang Taesan. Muli siyang bumalik sa pag-eensayo gamit ang kanyang espada para mas matutunan pa niya ang paggamit ng aura. Gayunpaman ay may limit din ang kanyang katawan at mukhang bumabagal na ang kanyang improvement. Kaya naman kanyang napagpayawhan na huminto muna at magpahinga sa pag-practice. Magsisimula na lang siyang muli sa oras na umalis na sila. Pinanggako ni Kang na mamamaster niya ang paggamit ng aura bago matapos ang paglalakbay nilang ito. Hindi naman makapaniwala ang swordmaster na si Atria sa kanyang mga nasasaksihan. Hindi niya sukat akalain na magagawang mag-improve ni Kang Taesan ng ganito kabilis sa loob lamang ng 4 araw. Iniisip niya kung ito ba ay kapangyarihan ng labyrinth o dahil mismo kay Kang. Dahil habang lalo siyang tumatagal na kasama ito ay mas lalo siyang napapabilib dito. Makalipas pa ang ilang sandali at inabot na sila ng madaling araw. Malugod na nagpapasalamat sina Haberneck at kanyang mga kasamahan kay Kang dahil sa pagprotekta nito sa kanilang prinsesa. Naiintindihan nila kung paano nito ibinuwis ang kanyang buhay para lang mapangalagaan ang kanilang prinsesa, bagay na di nila nagawa. Kaya naman tinatanaw nila itong malaking utang na loob sa kanya. Sinabi naman ni Kang sa mga ito na matagal na niyang nakuha ang kabayaran sa kanyang mga ginagawang aksyon ngayon kaya't hindi na nila kailangan pang magpasalamat sa kanya. Sinabihan na niya ang mga itong tumayo dahil hindi naman siya isang royal blood para yakirin nila. Muling nagpasalamat si Haberneck kay Kang, kasabay naman ng pagyaya sa prinsesa na bumalik na sa kanilang lugar. Kung saan sila nagtatago para hindi sila matudyas ng mga kalaban nila. Madali namang napapayag si Anesha, bakas pa nga sa mukha nito ang nag-umapa na ligaya nang malamang may matutuluyan pa pala sila sa planetang ito. Tinanong niya rin si Kang kung sasama ba ito sa kanya. Sinabi naman ni Kang na kung saan siya pupunta ay dapat ay nandoon din siya. Nagulat naman si Haberneck nang marinig ang naging usapan ng dalawa. Kaya agad niyang sinabihan ang prinsesa na isang sikretong lugar ang kanilang pupuntahan at si Kang ay hindi nila kalahi.
Sinabi naman ni Anesha na wala silang dapat ikatakot dahil si Kang ay prinoteken siya laban sa mga kaaway at siguradong magiging mabuti din siya sa kanila. Wala naman nang nagawa si Haberneck dahil kagustuhan ito ng prinsesa kaya't siya ay pumayag na. Gayunpaman ay baka sa mukha ni Haberneck ang pagkadismaya sa di nating alam na dahilan. Naalala naman ni Anesha si Atria at di niya alam kung anong gagawin dito. Dahil nakasisiguro siya na hindi ito pupwede sa kanilang pupuntahan. Sinabi naman ni Atria na sapat na ang kanyang nasaksihan dahil nakita na niyang natuto si Kang ng paggamit ng aura. Kaya't aalis na siya. Nagpaalam na siya kay Kang at sinabing sanay magkita pa silang muli sa darating na panahon. Hindi naman kontra si Kang dito pero wala siyang pakialam. Tuluyan ng nagpaalam si Atria kina Kang at Anesha, bago naman sila tuluyang maglakbay ay may inabot si Haberneck kay Anesha. Isa itong pendant na tila kaliskis at kulay asul. Sinabi niya na isa itong accessory na mula sa dragon. Pinanto rin niya na kung meron ka nito ay magagawa mong magtago sa paningin ng isang deity. Binigyan niya rin si Kang ng pendant. Ang accessory na ito ay gawa sa kaliskis ng dragon ay may kakayahan itong harangan ang panghihimasok ng mga transcendent beings. Nagsimula na silang maglakbay. Hindi naman makapaniwala ang multo na magagawang mag-ensayo ni Kang habang naglalakad. Wala itong humpay sa kanyang pagwas-iwas ng espada. Pinuri niya si Kang sa pagiging matyaga nito sa pag-practice kahit hindi sa kanya pabor ang sitwasyon. Ngayon ay nasaksihan na ng multo kung anong klase ang aura ni Kang. Tila ito kuryenteng bumabalot sa kanyang espada. Nakuha niya ang skill niyang Proof of the Sword nang matalo niya ang Swordmaster na may pulang buhok nung nakaraan. Gayunpaman ay mas nagmanifest ito dahil sa pagsisikap ni Kang Taesan. Dama ni Kang na wala itong bawas sa kanyang mana pero may hangganan ito dahil stamina naman niya ang nababawasan. Matagumpay na niyang nakuha ang trigger skill na Aura pero nasa 1% pa lang ang proficiency level nito kaya't marami pa siyang pagdadaanan bago magamit ang buong potensyal nito. Sinabihan sila ni Haberneck na narito na sila sa lugar kung saan sila maninarahan. Hindi niya ito kaagad sinabi sa kanila kanina dahil gusto niyang masuprisa ang mga ito sa kanilang masasaksihan. Papunta sila sa isang bundok kung saan napapalibutan ito ng autumn leaves. At sa lugar na ito ay may naninirahang isang dragon. Nagulat naman si Kang nang malamang may dragong naninirahan dito. Bigla naman siyang nakarinig ng boses sa kanyang utak. Binabati sila nito sa kanilang pagdating. Napansin naman ni Kang na mukhang siya lang ang nakakarinig nito. Sinabi ng tinig sa kanya na alam niyang isa siyang adventurer na sinusunod ang utos ng deity ng mga demonyo. Hindi naman gaanong nagulat si Kang pero nahihiwagaan siya kung paano nalaman ito ng dragon. Narinig ni Kang Taesa ng isang tinig na tanging siya lang ang nakaririnig sa grupo nila. Binati nito ang kanilang pagdating at ipinahiwatig na alam niyang narito siya sa lugar niya dahil sa utos ng demon deity. Nakarating na si Kang at Anesha sa lugar kung saan naninirahan ang mga natitirang demon race. Nandirito sila dahil ligtas na lugar ito na binabantayan ng isang dragon. Inilibot sila ni Haberneck sa buong lugar. Mukhamang mga pinagtagpi-tagping kahoy ang kanilang mga tirahan ay sapat na ito para sa kanila maging ligtas lamang. Sa kanilang paglilibot ay tumabad kay Kang at sa multo ang Kalunos lunos na kalagayan ng mga natitirang lahi ng mga Tiga Demon Clan. Mukhamang payapa ay dama mo pa rin sa hangin ang matinding kalungkutan. Sinabi ni Haberneck na marami na ang napaslang o umalis sa kanilang lugar kaya ngayon ay 50 Tiga Demon Clan na lang ang naninirahan sa lugar na ito. Marumi man at luma ang lugar ay ipinangako naman ni Haberneck sa prinsesa at kay Kang na ibibigay nila ang pinakamagandang matutuluyan sa lugar na ito. Unti-unti naman ang napansin ng mga Tigaro ang pagdating ng kanilang prinsesa Anesha. Masayang-masaya sila nang malaman na ligtas ang kanilang prinsesa kaya't di sila mapakali hanggat hindi nila ito nakikita. Hindi naman maiwasang maluha ng prinsesa dahil ang ilan dito ay mga kakilala niya rin. Masayang-masaya siya na makakita ng ibang kalahi niya. Maging si Kang at ang multo ay natutuwa din sa tagpong ito subalit nararamdaman ni Kang na hindi ito ang tamang oras para magpakampan. Ibinida ng prinsesa si Kang na siyang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Kaya naman magiliw niya itong pinakilala sa iba pang mga Tiga Demon Clan na naroon. Gayunpaman ay sa kanyang paglingot ay wala nang dinatnan ang kanyang mga mata. Naglaho na si Kang ng parang isang bula at wala man lang paabi.
Sa kabilang banda, ay mabilis na tumatakbo si Kang. Tinatanong ng multo si Kang kung tama ba ang desisyon niyang ito na bigla na lang umalis. Bukod pa doon ay hindi rin sila sigurado sa kakaharapin nila kaya't sa tingin niya ay masyadong delikado na sumugod ng walang plano. Nararamdaman ng multo na napakalakas ng pupuntahang nilalang ni Kang. Hindi man siya isang demon folk ay ramdam ni Kang na hindi naman siya basta-basta aatakihin ang pupuntahan nilang ito. Sa lugar kung saan makapal ang mga puno na may mga daong tila kulay ginto ay may natagpuan silang isang kuweba. Dito nagmamula ang napakalakas na presensyang hinahanap nila. Sa kanilang pagpasok sa lugar ay mas nadama pa nila ang lakas ng nilalang na namamahay sa kuweba. Tansya ng multo ay tila malapit na ang kakayahan nito sa isang ganap na deity. May ideya naman na si Kang kung anong klaseng nilalang ang makahaharap nila ngayon. Ramdam ni Kang ang napakalakas na enerhiya nito at sa tingin niya ay kahit isang daang katulad niya ang magtulong-tulong laban sa kalabang ito ay hindi pa rin sila mananalo. Muli silang binati ng tinig, mainit silang tinanggap nito sa kanyang tahanan at nagbigay pugay din ito sa demon deity. Ang nilalang na ito ay isang gintong dragon. Ang kanyang pangalan ay Valbeaners. Tinanong ni Kang si Valbeaners kung may intensyon ba itong saktan sila kahit na narito sila sa pag-uutos ng demon deity. Natatawa naman ang gintong dragon dahil malabo niya itong gawin dahil lubhang nakakatakot magalit si Lucifer ikanya. Sinabi ni Valbeaners na walang kinalaman ang mga deity sa tagpo nilang ito. Sinabi niya rin na makakaasa silang ligtas ang mga tiga-demon clan na naninirahan sa kanyang lugar. Ang tanging rason niya lang kaya't kanina niya pa tinatawag si Kang ay gusto lang niyang malaman ang ilang bagay para masatisfy ang kanyang sariling curiosity. Nagtataka naman si Kang kung ano ang ibig sabihin niya sa sinasabi niya. Pinaliwanag naman ng dragon ang gusto niyang ipahiwatig kay Kang. Sinabi niya na bagamat isa siyang dragon at halos kapantay na ng mga deity, ang lakas niya ay iba pa rin siya kumpara kina Kang at sa ibang nilalang. Dahil isa siyang nilalang na nakatali sa mundong ito. Kaya naman nais niyang malaman ang tungkol sa labyrinth na ginawa ng Archmage kung saan doon nakatira ang ibang mga deity. Nais malaman ng dragon ang tungkol sa labyrinth bago pa siya mawala ng tuluyan. Napaisip naman ang ating bida kung paano niya ilalarawan sa dragon ang mga naging karanasan niya sa loob ng labyrinth. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay bigla niyang napagtanto ang ilan sa mga katagang binitawan ng dragon kanina. Kaya naman tinanong niya ito kung ano ang ibig sabihin niya na mawawala na siya ng tuluyan. Hindi maisip ni Kang na nasabi ito ng dragon gayon isa itong immortal na nilalang. Tinignan siya ni Valbeaners na may lungkot sa kanyang mga mata. Batid ng dragon na ito ang matinding galit na nararamdaman ng deity ng mga demonyo. Alam niya kung paanong magalit ang batang si Lucifer. Matindi ang galit na nararamdaman niya para sa mundong ito na umusig sa kanyang mga pastol. Lalo na sa deity ng liwanag na si Haman. Hindi magtatagal ay guguno na ang mundong ito sa kaniyan mga kamay. Nagtitiis lamang siya dahil merong parent siyang ilang pastol na naninirahan dito. Pero sa oras na sila'y maligtas sa tiyak na kapahamakan ay siguradong magwawakas na ang mundong ito. Natutuwa ang dragon na si Valbeaners dahil naresolba ng ating bida ang kanyang kuryosidad. Siya rin ang kauna-unahang mortal na nakita niya sa buong buhay niya. Kaya naman may nais siyang ibigay dito. Pinutol niya ang kapirasong dulo ng kanyang isang kuko at iniabot kay Kang. Isa itong munting handog mula sa kanya dahil bago siya mawala ay napasaya siya ni Kang. Sinabi niya rito na kung may kakilala siyang magaling na panday ay mapapakinabangan niya ng lubos ang regalo niyang ito. Ibinuko na ng magiting na dragon ang kanyang mga pakpak at saiyay nagpalam na kay Kang. Sinabi niya na bagamat ito na ang una at huli nilang pagkikita ay naging makabuluhan ito para sa kanya. Kinakailangan na niyang umalis para paghandaan ang mga mangyayari. Ito na ang kanyang huling pagsisikap. Nagtataka naman si Kang kung ano ang nais ipahiwatig ng dragon sa kanya. Gayunpaman ay hindi na niya ito nalaman dahil tuluyan ang lumisan si Valbeaners. Pagkatapos ng mga naganap na tagpo sa loob ng kuweba ay muli nang bumalik si Kang kung saan naruroon si Anesha. Doon ay sinalubong naman siya ng galit pero may pag-aalalang mga sigaw nito. Buong akala ng prinsesa ay bigla na lang nawala si Kang at umalis ng walang paalam. Tinanong niya si Kang kung saan ito nagtungo at bigla na lang itong naglahong parang bula. Hirap naman si Kang sa kakapaliwanag at sinabing nakipagkita lamang siya sa isang kakilala. Tawang-tawa naman ang multo dahil sa ganitong mga bagay niya lang nakikitang nahihirapan si Kang ng husto.
Natatawa rin si Haberneck dahil inakala niya na tuluyan ang lumisan si Kang. Panyanatag naman siya ng ating bida at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil magsasabi siya sa mga ito kung aalis na siya. Bahagya namang nagulat si Haberneck nang marinig ito. Di niya inaakala na may balak manatili si Kang sa lugar nila. Bahagya namang nakaramdam ng kakaiba ang multo at si Kang sa lugar na ito. Alam ni Kang na hindi pa ito ang ligtas na lugar na tinutukoy sa kanyang quest kaya naman alam niyang nasa panganib pa rin ang buhay ni Anesha. Medyo nagdudude na rin siya sa kinikilos ni Haberneck mula pa kanina. Inaya naman na sila ni Haberneck sa kanilang silid para makapagpahinga na. Sinabi niya na dahil si Kang ang promo protekta sa prinsesa ay dapat retuhin nila ito ng tama. Mabilis na lumipas ang liwanag at muli nang nabalot ng mga bituin ang kalangitan. Sa kanyang tinutuluyan, biglang nakarinig si Kang ng mga katok sa kanyang pintuan kaya't agad siyang nagtungo rito upang ito'y pagbuksan. Ang taong nakatok ay walang iba kundi ang prinsesa ng mga demonyo. Pumasok na si Anesha at meron itong dalang inuming alak. Inaya niya ang ating bida na tumagay at pina-unlockan naman siya nito. Hindi maunawaan ni Kang kung bakit nagdala pa ito ng wine kung gusto lamang pala nito makipag-usap sa kanya. Sinabi niya na pinilit niya si Haberneck na gawin ito at nakakuha naman siya. Isa itong bagong gawang alak na maraming pinagdaan ng trial and error bago maperpekto. Ito lang ang tanging may hahandog niya sa kanya bilang pasasalamat sa pagligtas sa buhay niya. Ibinuhos na sa baso ni Anesha ang nasabing alak at agad na rin itong tinikman ni Kang. Pero laking gulat niya nang biglang lumabas ang isang window system na sinasabing siya ay Nullison. Ang laso na ito ay may kakayahang bawasan ang kanyang buhay ng 5 puntos kada segundo. Pero nang tignan ni Kang si Anesha ay mukhang okay lang naman ito. Mukhang ang alak na kanilang ininom ay para talaga sa mga demon race at hindi para sa kagaya niyang tao. Sa ngayon ay hindi na muna pinansin si Kang ang nangyari at nagpatuloy na lang siya sa pakikipagkwentuhan kay Anesha. Muling nagpasalamat ang prinsesa sa kanya dahil muli niyang nakita ang kanyang mga kalahi. Kahit pa sinabi ni Kang na may nakuha na siyang kabayaran ay hindi pa rin may alis ni Anesha ang pagkakaroon ng utang na loob dito. Kaya naman handa siyang makipag-usap sa kanyang mga kasamahan kung nais ni Kang na manatili sa lugar na ito kasama siya. Pinagsabihan naman ni Kang ang prinsesa na huwag itong maging masyadong makulit. Dahil nilisanin niya rin ang lugar na ito habang ang prinsesa ay mananatili dito. Sinabi niya kay Anesha na habang narito siya ay pilitin niyang maging ligtas at humanap ng kapwa niya na magpapaligaya sa kanya ng lubos. Sinabi ni Kang na kung magagawa niya ito ay ito na ang pinakamagandang reg along maibibigay niya sa kanya. Napuno naman ng lungkot ang mga mata ni Anesha at tila na busted siya. Tinanong niya si Kang kung babalik ba ito sa labyrinth balang araw at sumagot naman ito na ayun lang ang lugar na tanging importante sa kanya ngayon. Tuluyan ng lumisan si Kang at ang gabi ay muli nang naging umaga. Sa ilalim ng isang malaking puno ay nagpauli pa ng oras si Kang. Patuloy naman siyang kinukutya ng multo sa kanyang pagiging malambot sa bata. Agad naman siyang pinatahimik ni Kang. Kinamusta naman ng multo ang kalagayan niya dahil Nullison siya kanina sa ininom nila. Sinabi naman ni Kang na wala siyang nakikitang problema habang nakatingin sa status window niya. Gayunpaman ay malaki na ang nabawas na punto sa kanyang kalasag pero hindi pa rin natatapos ang kanyang quest. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi perenligtas ang lugar na ito para kay Anesha. Kaya't hindi siya dapat magpabaya. Sa kanila namang pag-aabang ay bigla silang nakasagap ng kakaibang enerhiya. Agad na binalaan ng multo si Kang sa paparating na dilubyo. Mula sa kalangitan ay may tila isang napakalaking ibon na papunta sa kanilang destinasyon. Agad nang naghanda si Kang sa paparating na labang ito. Tila isang malakas na puwersa ng liwanag ang bumagsak sa lupa. Tila isang malaking bulalakas na sisirain ang sinumang hamarang dito. Gayunpaman ay nanatiling nakafocus ang ating bida at madali niya itong naiwasan. Sa lakas naman ng impact at shockwave ay tila aabutin pa rin si Kang kaya't ginamit niya ang skill niyang backlash para kontrahin ito. Tinawag namang padalos dalos ni Kang ang kalaban niyang sumugod sa kanya. Ang makakalaban ni Kang ngayon ay isa sa mga anghel ni Haman. Kita sa mukha nito ang pagkainis niya kay Kang, marahil dahil sinira nito ang mga plano nila. Sinabihan si Kang ng kanyang system window na isang mahirap na kalaban itong katapat niya ngayon. Pero wala siyang pake rito at tingin niya ay pag natalo niya ito ay magwawakas na ang kanyang quest.
Kaya naman inaya na niya itong sumugod sa kanya.